si Pa. So, nakita nyo na, naikabit ko na yung extra relay. So, para saan ba yung extra relay na to? Ito yung mga kasipa para hindi ko na kailangan baguhin yung wirings ng motor na ito kasi yung wirings ng motor na to, dalawang trigger ng kanyang starter relay. So, negative at positive. So, yung negative, yun yung starter button. Ito, ito, ito. Negative trigger po yan. Negative. Yung positive naman, every time na nagpre-preno ka, yun yung positive. So, pag nagpreno ka, may positive na yung starter relay. And then, pag pinindot mo yung push start, negative, saka palang aandar. Yamaha Sulte. May Yamaha Sporty mga kasipa. So mag-insert tayo dito ngayon ng two-way alarm remote. Two-way alarm motorcycle alarm. Ayan, so ito yung brand niya, MS M. So paano ba natin ikakabit ito? So panoorin nyo, samahan nyo ko kung paano ikakabit natin itong two-way alarm na ito sa motor na ito. Okay? So ito yung before natin. So dito ko sa part na ito nilagay ng mga kasipa yung aking two-way alarm. Dito ko siya sa part na ito. Kasi ito siya sa pinakamalapit na ma-access lahat ng wirings from starter to kill switch, nandito lahat matitrigger. So napakalapit. Kasi doon sa part na 'yon, is napakalayo pa ng tatakin kong wirings tapos malayo pa yung mga triggering function ko. So dito nakatutok lahat ako dito sa mga triggering pagdating sa parts na ito, puro nakatutok na lahat 'yung mga kasipa hanggang dito sa likod. Kaya kahit papaano mas madali yung gagawin nating access. Okay? So sasamahan niyo ako, iwa-wirings natin 'yan. Alright, so dito na tayo naglagay mga kasipa, no? Easy access na. So pag nananakbo naman 'yan, lumalamig naman 'yan, di naman 'yan totally mainit na mainit. Alright. Ayan. So dito ko siya nilagay, ayan mga kasipa. Okay? So samahan niyo ako, wiringan natin. Ayan, so ito mga kasipa, ang sakit kasi nitong ano natin, two-way alarm is itong kasama niyang wiring. So, napupulbo. So, ang gagawin natin, papalitan natin ito ng original wire para magiging heavy duty na siya at pang mas matagalan na. Okay, ano ba yung disadvantage at disadvantage nito? Ang disadvantage nito, hindi magtatagal yung mga wirings na pupulbo. So, pag kinunik natin dito sa wirings ng motor, nadadama yung motor pag napulbo. So, ang advantage niya naman ay, syempre, hindi ka nagagastos. Okay? So, yung ang disadvantage, napupulbo. So, ang gagawin natin, heavy duty original Japan ang ilalagay natin ng wire para pang matagalan na, magkano lang din naman yung ipapalit naman natin ito. Unlike dun sa pang matagalan. Okay? So, pag nasira yung ating module o kaya yung remote, so, bibili na lang tayo. Hindi na natin kailangan mag-labor pa ulit ng uulitin sa labor para masira ulit yung wirings, ano? The same time, mas maganda yung pasok ng kuryente rito kasi magiging solid yung positive nito at saka output accessories line. Yan kasi yung nagsasalo ng mga matataas nating kuryente. Itong kulay red na yan, itong kulay red na yan, saka yung kulay orange na yan, mga kasipa. So yan yung napakahalaga dyan. Yan ang pinaka-primary source ng kuryente nito. Input-output. So kailangan solid to para aware kayo sa pagkasunog. Ayan. So ito yung before natin. Simulan na natin. Tapos na yung ginawa kong paggawa sa wirings, mga kasipa. Pure Japan yung mga ginamit ko. So heto yan. Meron itong 3x7 na wire. So yung stack kasi is 8 wire. So tinanggal ko na itong kulay pink. Tapos yung kulay gray ay ginawa kong kulay green. Ayan. So ang wiring color coding nito, mga kasipa, itong red na ito papunta ito sa power supply, battery. Tapos yung black na ito ay body ground, yan sa negative ng battery or sa body ground ng mga wire. Tapos itong gray, kill switch, negative trigger. So dalawa ito, parehas itong negative output. So yan mga kasipa, parehas yan. So kahit saan dyan yung gagamitin nyo ay pwede. Tapos itong kulay blue, ito yung output starter. So ikabit nyo lang ito dun sa may starter position niya. Pero yung starter position nito is negative trigger. So ngayon ito positive. So hindi pwede. Ngayon pwede tayong mag-convert ng negative
positive trigger ito kasi negative trigger yan. Pwede natin gawin positive yan. So kukuha lang tayo ng main supply dun sa positive ng preno. Tapos ililipat lang natin dito sa common nitong starter para maging positive. Siyempre. Tapos i-convert yan. Pero mas marami tayong gagawin doon. Pero ngayon gagawin na lang natin ay dagdag na lang tayo ng isang relay para makapag-out tayo ng negative. At ito naman yung positive. Okay? So samahan niyo ako mamaya. Okay. So ito naman dalawang dilaw, left and right signal lights yan. So kahit baliktad yan, kahit left and right magkabaliktad, walang problema kasi nakadiode na yan dun sa may module. So walang problema yan kahit sa left and right nyo ikabit. Tapos itong orange, ito yung output. Ito yung papunta sa susian, yung accessories line kung tawagin natin, kung saan pagsusi mo, may power supply yung orange na yan. So sasamahan nyo ako, kakabit siya na, ikakabit natin siya dito. So hindi ko na ito gagamitin kasi napupulbo yan. Ang gagamitin natin ay itong isa, itong heavy duty. Ayan, sa samahan nyo ako sa wiring color coding mamaya pag itatap na natin. Okay. So gagamit tayo mga kasipa ng diode na 1 amp, 1 ampere. Ayan. Tapos relay, mini relay ang gamit ko kasi sobrang liit. Mas gusto ko yung mas maliit kasi dahil i-drive ko lang siya para hindi na ako magbago dun sa mga wirings. Ayan. So ilalagay ko na siya dito sa part na ito para ma-convert ko yung kanyang starter. Kasi negative trigger yung kanyang push button. Tapos itong isa naman ay output naman itong two-way alarm ay positive. So kailangan mapagpalabas din tayo ng negative dito. So samahan nyo ako mga kasipa. So meron itong 5-pin ang ginamit natin. Ayan. Nilagyan natin siya ng diode, yung markings niya sa may kanan, yung walang markings na sa kaliwa. So ibig sabihin ng positive natin mga kasipa ay dito sa may markings. Dito naman yung negative. So dahil ang palalabasin natin dito ay negative, dahil positive yung output ng starter natin, so ang gagawin natin dito, yung common source niyan ay negative. Okay. Yan. Yung common source nito, ito itong pang to, gagawin nating negative. So kung makikita nyo yung isang coil na nandito sa may kaliwa, ito, tinuturo ko yung nakahinang, ay dadaling ko siya doon sa gitna. Ayan, so dadaling ko siya sa gitna kasi, yan, para one way yung kanilang circuit mamaya, okay? Ayan, so kung nakikita nyo mga kasipa, yung common niya yung nasa center, tapos yung isang coil, pinagsama ko na, tapos yung ground. No, nilagyan ko siya ng diode para yung playback ng kuryente ay hindi siya mandamay or hindi makalabas. So, mas safety yan, saka mas matibay yung ating relay pagka may diode, mga kasipa. Okay? So, mas tumitibay. Ayan. So, pagpasok ko ng negative sa common, lalabas dito every time na pinipindot natin si starter. Kasi yung kulay blue ng starter module, dito siya papasok sa may kanan. Ayan. So, pagpindot natin dyan, magkakaroon ng power tong relay and then yung common na ground lalabas dito sa may normally open or 87 ang ground tapos papunta naman to dun sa may wire. So samahan nyo ako mga kasipa. Ayan. Sipa. So nakita nyo na naikabit ko na yung extra relay. So para saan ba yung extra relay na to? Ito yung mga kasipa para hindi ko na kailangan baguhin yung wirings ng motor na ito kasi yung wirings ng motor na to, dalawang trigger ng kanyang starter relay. So negative at positive. So yung negative, yun yung starter button. Ito, ito, ito. Negative trigger po yan. Negative. Yung positive naman, every time na nagpre-preno ka, yun yung positive. So pag nagpreno ka, may positive na yung starter relay and then pag pinindot mo yung push start negative, saka palang aandar. Okay, so kaya tayo naglagay ng relay plus dalawang diode para ma-modified natin yung dual trigger na walang conflict o na walang binabago dyan. Kasi, para wala na tayong babagoyin dyan nandito ng lahat. Plug and play type na lang lahat kasi matibay na itong wire natin mga kasipa. No? Ayan, so paano ba yung piston nilagay ko? So yung diode na maliit sa ilalim, 1 amp, so yung silver line yan nandito sa may kanan. Tapos yung walang kulay nandito sa kaliwa. So ang negative nasa kaliwa, ang positive nasa kanan. Okay? So ngayon, pag pindot natin ang switch ng remote, starter remote, positive yon. So itong kulay blue positive yan, lalabas dyan. Tapos pupunta dun sa isang paa ng coil. So magkakaroon ng power supply yan.
And then lalabas dito sa may diode, papunta yan dun sa may preno o brake switch. Ayan. Mga kasipa, no? Ayan. So para magkaroon ng positive yung ating starter relay at magkaroon ng trigger yung positive brake light. Ito yung positive na yan. So kita nyo na, kaya may diode dyan. Ayan. So yan yung output positive. Tapos, ang negative naman ay common. Ayan, nasa gitna. Sa gitna yung dilim. Nasa gitna, ayan yung common. Nasa gitna yung ano. Ba't yung dilim? Ayan, yung nasa gitna, common ground. Tapos yung nasa dulo, kaliwa, ay ground din. So pinagsama ko na yan dyan para direct na yung ground. Kasi yung kulay puti magiging ground dyan. Yung puting yung wire na yan, 87. So once na pinindot ko yung remote, positive, mabubuhay itong relay, mag-output siya ng negative. So totally, dalawa ang output pag pinipindot ko yung starter switch ng ating remote. Ito, ito, yan. So pag pinindot ko yan, positive ang output niyan, kaya tayo gumamit ng relay para mag-output tayo ng negative. So ito yung output niyan. Pag pindot mo yung remote, positive ang lalabas, and then itong puti, negative. So a-under na yung ating starter relay at motor. So ngayon, kaya tayo naglagay ng additional diode para pag manual switching ang gagamitin natin, mablablock yung positive dito nang hindi pumapasok dito sa relay na to para hindi siya mag-auto-start. So yung positive, pag nagpreno ka, hanggang dito na lang mga kasipa. Hindi na siya pwedeng pumasok dyan. So hindi niya matitrigger yung relay na yan. So para hindi mabuhay yung relay na yan. Kasi pag walang diode, once na nagpreno ka, mabubuhay agad si relay and then mag-start agad ng kanya. So para may diode, para hindi siya mag-auto-start. Okay, so sana nasundan nyo mga kasipa, no? Balikan nyo na lang yung video, pa-subscribe na lang ng YouTube channel natin, Albert Lagisma TV. Okay, so ikakabit na natin dito. Alright. So una nyong lagyan ng wire ay dito ko siya finish to, mamaya ayusin natin, ano. So meron dito ang kulay green, ito yung kill switch ko, negative trigger. So ilalagay ko siya dito sa may pulser, white na may blue. So ang gagawin natin dyan para walang masira dyan sa part na yan, hindi dumami yung sira, puputulin ko tong green na to tapos ihinang ko rito para solid siya sa loob, ano, nang hindi natin tatalupan yan. Okay? Ayan. So naisilid ko na siya dun sa loob mga kasipa, no? So ngayon ilalagay na natin siya dito. Ayan, so may kill switch na ako. Ngayon naman, itong puti naman negative output ng starter relay at itong blue naman ay positive output ng starter relay rin. Papunta yan sa brake light mga kasipa. Okay, itong pula papunta sa positive, so doon natin idadan sa loob yan. Yan mga kasipa, so ito yung wire ng starter relay. So meron itong dalawang wire dito, kulay blue na may puti, tapos kulay gray. So yung blue na may puti sa kaliwa, yan yung negative trigger ng starter switch. Tapos yung gray, yan naman yung every time na nagpre-preno tayo, may power supply yan mga kasipa. Alright, so tara, kamahan nyo ako, kabit na natin dyan. Ayan, so naikabit na natin yung kulay puti dun sa kulay blue mga kasipa. Yan yung negative starter. Yung kulay puti na yun, nandito yan. So, ayan. Tapos yung kulay blue, positive yan ng brake light. So, nandito rin yan. So, every time na pinipindot ko yung starter switch, naglalabas ng positive yung blue na yan. Tapos, mabubuhay itong relay ko. And then, pag nabuhay si relay ko, maglalabas yan ng negative na puti. Papunta yan doon. And then itong kulay blue ulit, nag-out ulit siya dyan, kasamang diode, para magpasok ulit dito. And then, dalawa ang papasok ngayon dyan, positive at negative. So, mabubuhay yung starter relay natin. Okay. So, kaya may diode para i-blocking natin every time na hindi tayo gagamit ito at mag-pre-preno tayo. So, yan yung magiging trabaho niya mga kasipa. Alright. Ayan, so natira yung kulay red ko, galing dito yung mga kasipa, yan po lang yan. So, direct ko naman yan dito sa may battery, kulay red naman yan, may mga terminals yan. Kung wala kayong makita ang ganyan, pwede nyo i-direct sa positive ng battery, gumamit kayo ng fuse. Ayan mga kasipa, so kahit gamitin yung fuse dito is 10 to 15 amp pwede na. So, depende sa load ng motor nyo kasi parang parallel type lang kasi itong remote natin doon sa susian. Ayan mga kasipa, so kung ano yung ginagamit yung main fuse, para dun sa susian, dito, main fuse ng motor, yun din yung gagamitin nyo dito. Ayan, mga kasipa. So, kakabit na natin dito sa pulang yan para may power supply na. Ayan, so naikabit na natin yung pula dun sa loob, mga kasipa. Positive yung pula, yung puti, negative. Tapos yung kulay blue, na yun, oh.
ay positive yan. So, tatlong wire yung pumasok dyan. Negative trigger ng starter, positive trigger ng starter relay, tapos battery supply. So, tatlo yung pumasok dyan. Tapos, pang-apat dito ay ito, kill switch ng ano. So, yung green na yan, dating kulay gray yan. So, ngayon, nilagay natin dyan sa may white-blue. Ayan. So, apat. So, meron pa tayo ditong apat na wire na ikakabit. So, ito yung accessories line, ground, tapos left and right signal. So, titesting na natin pag nakabit natin ta. Okay. Yan mga kasipa. So, yung kulay orange ng accessories ng remote. So, tinap ko rito sa kulay brown na ito kasi yung brown na yan is nakakunik yan dito sa may brown na yan. So, yung light brown, dalawa yung brown dyan. Isang light at saka isang dark. So, yung light brown, papunta yan sa CDI, accessories 12 volts. Tapos, yung dark brown dyan ay papunta naman yan sa signal lights. So, eto ang dalawa. Okay? So, tap na natin. Naganda yung hinang niya. Okay? Ayan. So, na-tap ko na rin yung ground mga kasipa. So, no choice na ako. So, itinap ko na lang dito. At least, hindi ko naman yan inano. Hininang natin yan. Pero, pagka tinanggal yung hinang, napakadali naman lagyan yan ng shrinkable tube. So, ganyan na lang ginawa natin para mas makapit. So, wag lang natin siyang ibubuhol dito tapos hihinan kasi mas mahirapan tayo magtanggal pag back to stock tayo. Ayan, so napakalaga, matibay yung ating gamit na wires para hindi na pupulbo, mga kasipa. Ayan. Ayan, so yung dalawang dilaw mga kasipa, ikinabit ko na siya dito sa kulay dark green. Ayan, dark green. Tapos yung isa naman ay sa dark brown. So, isa lang yung tinalop ko kanina dito sa my groundings, ano. Kasi bitin na yung wire. Dito ko na siya inilagay. Okay? So, tatry na natin. So, dito yung dalawang dilaw sa may dark green at saka dark brown. So, yan yung left and right signal ng ating ating remote. Ayan, ayan. Okay? So, yan yung dalawang dilaw. Tapos yung brown naman, itinap natin dito sa part na ito. Tapos yung kulay orange ng remote natin, itong orange na ito, ay itinap natin sa accessories line, papunta dito sa CDI. Ito, itong light brown na ito mga kasipa. So kahit saan kayo maglagay dyan, bahala na kayo, basta accessories line. Pagsusi, may power. Okay? Tapos, ito yung kill switch niya, yung kulay green na yan, yung dating gray. Nandito yan. So dating gray yan mga kasipa, nandito yan. Tapos yung kulay pula naman, positive battery, nandito yan, nakatap yan dito sa part na yan. Okay? Tapos yung kulay blue, positive starter ng remote, nakadirect yan dito sa may kulay gray yan. Yan, dalawang socket na to. So yung blue na yan, kita nyo yung blue na bago na yan, nakakabit yan dun sa gray. So every time na nagpre-preno tayo, may power supply yung positive. So dyan natin pinasok yung positive nung starter trigger natin ng remote. Tapos, yung negative, ito kulay puti, galing yan sa relay na mini relay. So, nandito rin yan sa may blue na may puti. Okay? Yan naman yung trigger ng negative starter switch na motor mga kasipa, no? Okay? So, pinaralil lang kasi natin yung mga remote na yun, nakaparalil lang dyan sa original design. Ayan. So, gumamit ako ng diode para every time na nagpre-preno ako, yung kulay blue na yon na positive, pagpunta niya rito, papasok ang positive. Pag nagpre-preno, hindi siya pwedeng pumasok dito sa diode. Hanggang dyan lang siya sa diode. So, pag pumasok kasi, pag wala kang diode, mabubuhay itong starter relay. At pag nabuhay yung starter relay, so mag-automatic mag-start. Kaya natin nilagyan yan ng diode para hindi mabuhay ang relay na yan. Mabubuhay lang yung relay na yan pag pinindot natin yung starter na yan. Kasi ang trigger niyan is galing yung blue dito. Dito dapat magagaling yung trigger, hindi rito. So, pag walang diode, bias versa yan. Dito at saka yung blue na yon papasukan yan ng positive. So, dapat, nandito yung diode. Ayan o, kita nyo yung diode. Yung diode na yan, yung may silver line, papunta yan dun. Dyan. So, pag nagprino ka, papasok yung supply dyan, positive. Papasok dito sa blue, hanggang dito lang siya sa markings na yan, hindi na siya pwedeng pumasok dyan. So, hindi niya na mabubuhay yung relay. Okay? So, tatry natin siya mga kasipa bago natin isilyado at iayos lahat. Okay? So, Yamaha sporty ito mga kasipa. Ayan, so try natin siya start. Wala siya susi. Ayan, naka-off. Ayan o, so naka-off siya. Okay, so try natin siya susi. Isa, dalawa. Ayan. So nakita nyo, mandar siya agad ano, mga kasipa. Okay, so papatay naman natin. Ayan, namatay.
Okay? So, susi. Ayan o. So, functionable siya. So, ngayon naman, gagamitin naman natin yung susi. Papisusi mo. Ayan. So, nandito yung susi. Ayan. Pero, syempre, papatayin muna natin. Okay? So, kill switch. Ayan. Kunin natin yung susi. Tapos, susi natin. Ayan. So, kaya tayo maglagay ng diode para every time na nagpre-preno tayo mga kasipa, hindi mabubuhay yung relay. Kasi yung common yan ay direct ground. Pinasukan natin ng ground yung common niya, ito kulay team. Ground dyan, tapos ground dyan ng remote. So, magkakasama na yan dyan. Tapos sa coil, naka-direct ground din. Naglagay lang ako ng diode na maliit dun sa ilalim para sa anti-flyback. Ayan, so para mas magtagal yung buhay ng ating relay. Okay? So mas matibay. Ayan. So pag wala yung diode, pag nagpre-preno ka, mag-i-start na dapat yan. So dahil may diode tayo nilagay, hindi siya mag-i-start. Ano? So para mapa-start natin yan, batay, susi, preno, start. Ayan, di ba makasipa? Ayan, batay, susi, preno, start. So normal na normal. Tapos pagpapatay mo siya rito, pindutin lang itong lock sign. Kahit nakasusi or umandar. Ayan, so mag-a-alarm yan. Hindi ko pa nilagay alarm, maingay kasi. Okay? So nakita nyo nag-hazard. Ayan, so Busby! D4, nakapagpaturok na yan. Alright mga kasipa. So, sana meron kayong natutunan dito. No? So, pa-subscribe ng YouTube channel natin, Albert Lagisma TV. So, paano mag-install ng two-way alarm sa Yamaha Mio Sporty. Ayan, mga kasipa. Alright. This project natin, mga kasipa. No? So, ininstall natin siya ng two-way alarm. So, try natin itong isang remote. Ayan. So, patay yung susi. Tanggalin natin. Yun. Tapos, start natin. Dalawang pindot. Ayan. So, mistart siya. Okay. So, headlight on. Bukas na yung headlight. Light signal. Okay. Yan. So, patayin natin. Start. Tapos, alarm. Yun. So, nag-alarm siya. Yan. Hindi na siya mapa-start kahit anong gawin. Start. Okay, goods. Yung isa, alarm. Okay. Start. Yun. Okay na, mga kasipa. Goods. Ayan. So, alright mga kasipa. So, ito yung finished project natin. Thank you for watching. Powered by Albert Sodus Group. So, manual switch, susi, preno, start, goods. Alright.